So ayan, hala, namimiss ko mag-ayos ng ganito. Dati ganito ako, lagi ako nag-aayos ng mga ano, may mga headband. So ayan, ang video natin ngayon ay pupunta tayo sa hospital. And panglimang ultrasound ko na to. Dapat kasi usually dalawang ano lang, dalawang ultrasound lang dapat. Pero sa akin naging lima. Ayan, ito ilipat natin to sa isang bag. So bakit ka mo naging lima? Yung una ay dapat dalawa lang, 'di ba? Dalawa lang dapat yung ultrasound. Yung una dapat ay mini-measure nila kung gaano kalaki yung bata. Tapos, kung kailan siya ilalabas. Kung kailan ang due date mo. And then, yung second naman ay yung gender ng bata. Sa akin, naging lima. Bakit? Yung una, na emergency ako. Tiningnan kung okay yung bata. Pangalawa, yun yung mini-measure nila kung gaano kalaki si baby. Tapos, kung kailan siya lalabas. Yung pangatlo, yun yung gender na kung babae o lalaki yung anak ko. Yung pang-apat, yun yung nagka-infection ako. Tiningnan nila kung okay lang si baby ko. Ito ngayon yung pang-lima. Dahil, bakit siya pang-lima? Dahil dito kasi, gusto nilang tingnan kung may diabetes ka o wala. So, kinokontrol nila ako. Under control pa rin ako. Araw-araw ako nag-ano dito sa aking kamay ng diabetes. So, dahil nga, pag diabetes daw, may posibilidad na lalaki ang baby mo. So, kailangan nilang tingnan ngayon kung normal or safe ka na mga anak. Yun yung lima kung bakit ako naging lima yung ultrasound ko. So, tingnan natin mamaya kung ano yung sasabihin ng doktor. Hindi ko alam, sana makapag-video ako kasi hindi ako makapag-ano yung asawa ko kasi ayaw niya eh. So, tingnan natin kung anong mangyayari. O, diba? Medyo bumalik tayo sa pagiging ganito. So, nandito ako ngayon sa parking. Nagpa-park kami. Ay, grabe. Lakas ng hangin. Dinig na dinig. Kami sa hospital at papasok na kami ngayon. Madaming tao dun sa kabila. Hindi ako nabivideo. Dito sa hospital, may mga ganyan sila. Grabe. Ang ayos-ayos ako kanina pag-alis ng bahay. Pagdating dito, para na akong multo. Dito sa isang waiting area, wala masyadong tao. Ito na siya, nakaka-excite naman. Wala, nakakatuwa naman yung anak ko. Makikita na kita soon, baby ko. Cute-cute niya. Sana kayanin ang zoom natin. Mukhang mabagal pa naman yung cellphone ko. Ayun siya. Nakakatuwa. Ito yung pag-ultrasound sa tiyan. Dito sa pangalawang waiting room naman. Tingnan nyo, naka-cellphone mga tao. Pati asawa ko naka-cellphone din. Walang magawa. Ang tagal eh. Nasa ano ako ngayon, sa may specialist naman. Hindi na ako sa ultrasound. Kukunti lang din ang tao dito. Ayan, si Dudong. Naka-cellphone din si Dudong. Ayan ako yung asawa ko. Kakaiba yung design ng painting. Yung mga ano doon sa taas, mga parang bulaklak ay mga katawan ng tao. Cute niya na, parang mga tao. Sobrang unique siya. Meron pa din dito sa kabila. Tingnan niyo.
Nakahubad kitang kita yung puwet. Grabe. Ang lamig. Nauuna na ako sa asawa ko kasi na-stress na siya. Gawa ng ang Tagalog, bukas pa kami yung tindahan. Medyo natagalan kami. Tapos nagkamali sila ng ano, ng pagbasa sa akin kanina. Ay, di bale, nagsuri naman sila.